Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang nasa likod ng pagpaparesto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila pinangalanan na ng dating opisyal ng palasyo at Pilipinas, siguradong magkakagulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, umugong ang isang balita sa di umano'y napipintong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sino nga ba ang nasa likod ng pagpapa-aresto sa dating Pangulo? Base sa naging pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na malapit na di umanong lumabas ang warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun pa sa dating presidential spokesperson Harry Roque, mayroon aniya siyang tatlong source na mapagkakatiwalaan na pinanggalingan nito sa kanyang nakuhang impormasyon. Bagamat hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga ito, ngunit ang isa nga dito ay nagtratrabaho di umano mismo sa loob ng gobyerno. Napag-alaman nga ni Attorney Harry Roque na malapit nang ilabas ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagaman hindi pa malinaw kung ito ay galing sa International Criminal Court or ICC o sa Korte ng Pilipinas. Ngunit sino nga ba ang tumutulak nito? Pagpapa-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Harry Roque, hindi dapat baliwalain ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tapos na ang imbestigasyon ng ICC dahil si Trillanes di umano ay isa sa mga complainant na tumutulak sa ICC at sinabi pa nito na lalabas na ang warrant of arrest. Dagdag pa ni Attorney Harry Roque, ayon sa kanyang nakuhang impormasyon, hindi di umano kasama si Vice President Sara Duterte sa warrant of arrest na inihain. At isa sa nakikitang posible di umanong ikaso sa dating Pangulo ay ang sedisyon dahil sa pahayag nitong kakalas o hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. At kung sakaling magkakaroon talaga ng warrant of arrest ang dating Pangulo, sigurado aniyang magkakagulo ang Pilipinas dahil sa posibilidad pa lamang na aarestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagkakagulo na. At ang naging pahayag na ito ni Attorney Harry Roque ay pinabura ng taong bayan. Ayon pa sa kanila, malaking gulo yan. Wala silang inaresto sa korupsyon, pero ipapa-aresto nila ang nagsisiwalat sa korupsyon. Totoo lang, kapag nakulong si PRRD, tingin ko baka magkagulo ang Pilipinas. Real talk, napaka-sensitive ng ating gobyerno ngayon. Samantalang nung panahon ni PRRD, kung ano-ano ang sinasabi sa kanya. Grabe, only in the Philippines, the president who tried to discipline people and remove drugs and corruption in the government, the one who defended the innocent people, now the criminals and corrupt official joined forces to put him to jail. So sick. Kung sino pa yung taong may ginawa at nagawa, yun pa yung mali. May sariling batas tayo sa Pinas. Bakit ICC nakikialam? Kung magkataon yan, magkakaroon talaga ng people power. Kasi marami kaming supporter ni Tatay Digong. Grabe ang Pinas. Kung sino yung presidenteng nagmalasakit sa bayan, siya pang makukulong. Lord protect our former President Duterte. Uncle, if nangyayari na yan ngayon, sigurado ako, gulo yan. And do you think mananahimik at hindi kikibo, no, ang mga diehard supporters, no, ng ating former President Rodrigo Duterte? I don't think so. Lalo na, 'di ba, yung mga kababayan nating naramdaman talaga, no, ang tunay na pagbabago at ang tunay na malasakit, no, galing sa ating former president. So totoo lang mga lords, sinakripisyo niya, no, ang kanyang kaluluwa, 'di ba, para sa kapakanan, seguridad at magandang future natin, no, at mga bagong generations, no, ng mga anak nyo. Kahit na sabihin yung mamamatay tao, ang daming pinatay, pero hindi naman mga inosente ang kanyang kinakalaban, 'di ba? And sino ba ang pinoprotektahan ni Tatay Digong? Bakit, 'di ba, he goes beyond
Kahit pangalan niya ang nakataya. Kahit kaluluwa niya ang nakataya. Pero para saan ba yun? Para sa atin yun. Diba? Kesa naman malulong sa droga ang ating bansa. Kesa dumami ang mga halangang bituka. Kesa dumami ang mga inosenteng maaagrabyado dahil sa mga masasamang loob, dahil sa mga addict, diba? Dahil sa mga lulong sa droga. At si Tatay Digong lang, no, ang may strong command, no, at ramdam talaga natin yung pagmamahal, malasakit dati. Sus, dati. Maglakad kagabi, madaling araw, you're so safe. Kahit mag-chat-chat ka, text-text ka sa kalsada sa panahon ni Tatay Digong, you're safe. Sa airport, tanggal ang tanimbala. Diba? Kahit saan ka pumunta, takot ang mga abusado, lalo na yung mga abusadong empleyado ng gobyerno. Kaya gagalawin nyo si Tatay Digong? Diba? Makikita nyo talaga. Diba? Makikita nyo talaga kung papaano magkakagulo talaga sa Pilipinas pag dinampot nyo at pinakulong nyo si Tatay Digong. Tandaan nyo, si Cory nga, na wala namang ginawa sa bansa, na hindi naman naramdaman, ano bang ginawa niyang extraordinary sa bansa? Natipon niya nga ang milyon-milyong mga tao, di ba nauto niya nga ang mga milyon-milyon na tao? How much more si Tatay Digong na real result, di ba? And real, no? Totoo ang nararamdaman natin na malasakit niya at protection niya sa ating lahat. Napakainit ng diskusyon na posibleng pag-aresto kaya Presidente PRRD dahil sa ICC. At ngayong gabi, nais kong i-discuss sa inyo ano ba yung pagkakaiba ng preliminary investigation sa ICC at ano yung pagkakaiba sa proseso ng pag-aresto sa ICC. Ito nga ay kung tutuluyan nilang arestuhin ng ating Pangulo, dating Pangulo. Well, unang-una po, no, ang preliminary investigation po sa Pilipinas is a statutory right. Ibig sabihin, may karapatan ang akusado na sumapi sa preliminary investigation. In fact, sa rules ng DOJ, kinakailangan mabigyan siya ng lahat ng complaint affidavit at lahat ng mga ebidensya ng mga nagre-reklamo sa piskalya. Now, pagdating po sa ICC, hindi po ganyan ang proseso. Ang proseso po ng ICC ay nakabase nga po dun sa European system na ang tawag ay inquisitorial. Tanging mga prosecutors lang po ang nangangalap ng ebidensya. At hindi po entitled ang akusado na magsumite ng kanyang counter affidavit. Wala pong ganun. Kung nanaisin ng prosecutor, po pwede niyang isupina o isamon ang nasasakdal. Pero at that point po na nagpe-preliminary investigation, hindi niyo pa po alam kung sinong nasasakdal. So isa rin sa malaking pagkakaiba, sa preliminary investigation sa Pilipinas, alam mo na kung sinong dinidimanda. Pero sa preliminary investigation ICC, dahil nga yan ay inquisitorial, hindi mo alam kung sino talaga ang dinidimanda or iniimbestigahan. Kaya po ngayon, hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino iniimbestigahan. Bakit po ganito? Kasi nga, ang sistema nila is, hayaan na nating mga prosecutors ang kumalap ng ebidensya at kapag sa tingin na nila, ay meron na silang probable cause, yun po, pareho tayo ng ICC, magre-request na sila sa hukuman, sa pretrial chamber ng warrant of arrest. So, kapag naman tinawag ang mga individual para sumapi sa preliminary investigation, bibigyan naman po sila ng karapatan kasama na ang karapatan na magkaroon ng abogado at yung right against self-incrimination kung sila po ipapatawag ng prosecutor. Pero hindi po sila required na magpatawag ng prosecutor kung sa tingin nila sapat na yung ebidensyang nakalap nila at hindi na kinakailangan na kausapin ng mga kakasuhan, wala pong obligasyon sila na bigyan ng notice ang mga kakasuhan. Actually, itong proseso pong ito ay kapareho din ng preliminary investigation sa Amerika. Kaya lang ang tawag sa Amerika, grand jury investigation. Yun po talaga, magki-case build up ang prosecutor at ang police. Pag meron na silang sapat na ebidensya, tatawag sila ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, ipipresenta ang ebidensya. At kung sa tingin ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, meron ng probable cause, magfa-file ng warrant of arrest. Pero yung indictment pong yan, sealed. Hindi mo alam kung sino nasasakdal hanggang mag-issue ng mandamiento de arresto ang hukuman. Doon mo lang malalaman kung sino akusado. At kinakailangan, sumuko ka muna sa hukuman, sa jurisdiction ng hukuman, kinakailangan magpa-arresto ka muna bago mo malaman ang nature and charges against you. Parang kakaiba po talaga sa atin yan, pero kasi sa mga inquisitorial system, una-una, binibigyan na ng
prioridad yung mabilisang proseso. So wala nang cheche-bureche, sila nang kukuha ng ebidensya. Sa akin po, isang panic, okay yan eh. Kasi mabilis na yung proseso. Pero tapos, ang iniisip naman nila, wala namang posibilidad na magkakamali ang prosecutor kasi pupunta pa rin siya sa hukuman para kumuha ng warrant of arrest. At kapag hindi naman satisfied ang hukuman na may sapat na ebidensya, hindi naman sila mag-i-issue ng warrant of arrest. So yan po mga pagkakaiba sa preliminary investigation. Sa pag-aresto, ang pagkakaiba nga po, walang sariling pulis sa ICC. So kinakailangan ng kooperasyon ng Estado. Meron po tayong tinatawag na competent authority. Ang susulatan po nila, siyempre yung ambassador muna, ang yung ambassador padadala sa DFA, ang DFA padadala sa DOJ. Ang DOJ makikipag-unayan naman sa kapulisan kung merong aarestohin. Pero ito po ang hindi natin talaga nalalaman, no? Hindi po automatic na po pwedeng isakay sa eroplano ang isang nasasakdal pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest. Ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa'yo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa'yo. General Bato, may warrant of arrest laban sa'yo. Isasakay na namin ikaw sa eroplano, pumunta ka na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalin sa lokal na hukuman. At ano naman ang tatanungin ng lokal na hukuman? Ito po ha. So talagang babasahin ko sa inyo kung ano naman yung sasabihin, no, ng o hahanapin ng lokal na hukuman. Sandali lang po at sandali lang. Well, dumating po kasi yung masahista ko eh. Kaya kinailangan kong buksan ang pinto. Pero anyway, ito po ang didesisyonan ng hukuman na lokal. Pilipinong West po ito. Tatlong bagay lang po. Na yung warrant, para nga doon sa nasasakdal, isa, na yung tao ay naaresto sang-ayon sa tamang proseso, at pangatlo, yung karapatan ng tao ay narespeto. Tignan nyo po na yung lokal na judge, wala pong obligasyon mag-desisyon kung meron ang jurisdiction ng ICC. Bakit? Kasi po, yan po ay pursuant doon sa tinatawag nilang competence of competence, na tanging ang ICC lang ang po pwede mag-desisyon kung meron silang jurisdiction doon sa kaso. Basta ang obligasyon lang ng lokal na hukuman ay tama yung taong inaresto, na siya'y naaresto sang-ayon sa tamang proseso at rinirespeto ang karapatan ng naaresto. At kung yan ay satisfied, tsaka siya isasakay sa eroplano para dalhin sa The Hague. So, take note po na bagamat mayroong partisipasyon ang hukuman, hindi ka po pwedeng doon mag-question ng jurisdiction. Kailan ka po pwede mag-jurisdiction? Mag-question ng jurisdiction. Dahil yan naman talaga ang depensa ng ating dating Presidente Duterte na hindi na tayo kasapi ng ICC noong nagsimula ang preliminary investigation. Well, ang pagkakataon po dyan, kapag na-aresto na yung isang tao, kinakailangan erase niya yung issue ng jurisdiction doon sa tinatawag na confirmation of charges. So kung babasahin niyo po yung dalawang desisyon ng ICC kung saan pinagpatuloy ang preliminary investigation, ang sabi ng pretrial chamber, well, hindi naman kasi ito decision ng Office of the sinabi na itungkol dun sa admissibility na ang lokal na hukuman daw ay able and willing. Kaya nga sabi ng pretrial chamber, hindi mo naman kinwestiyon talaga yan, hindi mo diniscuss kung ano yung epekto ng pagbibitiw sa ICC. So, ibig sabihin, inamin mo may jurisdiction ang hukuman. Pagdating naman sa appellate chamber, kasi hindi mo naman kasi linabas talaga at didiscuss ang issue ng jurisdiction. Linalabas mo sa kauna-unahang pagkakataon on appeal. Kaya hindi naman po pwede gawin yan. So, ang sinasabi ng hukuman, hindi pa sila nagdidesisyon sa issue ng jurisdiction kasi nga hindi diniscuss ng OSJ yung epekto ng ating pag-aalis sa Rome Statute. Na pag umalis tayo at nagsimula ng preliminary investigation matapos ang isang taon, matapos tayo mag-submit ng instrument of withdrawal, ay wala ng jurisdiction talaga ang ICC. So ang susunod na pagkakataon na po pwedeng erase yan ay hindi man lang sa lokal na hukuman, kung hindi doon sa confirmation of charges, pero huli ka muna. Pero magandang balita sa ating lahat, hindi agara na po pwedeng kidnapin ang nasasakdal sa ICC maski meron ng warrant of arrest. Kinakailangan, iharap muna sa lokal na hukuman. At yan naman po ay garantyado or guarantee na pwede pang kumuha ng remedyo sa lokal na hukuman. Kung hindi man doon sa hukuman kung saan nila hinarap ang nasasakdal, edi sa Korte Suprema para sabihin na labag ang jurisdiction ng ICC dahil hindi na nga tayong membro, at kapag ipapatuloy ang
ang pag-aresto dito sa taong ito at pagpapadala sa Hague, malalabag ang karapatan ng pantao ng nasasakdal dahil wala na ngang jurisdiction ng hukuman at ito po ay pupwede na ring maging petition for habeas corpus na walang legal na basehan ng pagkaka-aresto dahil yung warrant of arrest ng ICC ay wala ng bisa dahil wala na nga pong jurisdiction ng ICC dahil nagsimula ang engagement ng hukuman 2 taon matapos na magbitiw na tayo bilang miyembro ng ICC at ang effectivity ng ating withdrawal ay 1 taon lamang matapos ang ating instrument of withdrawal. So 2018, bumitiw tayo, naging epektibo yan 2019, dapat nagsimula ang preliminary investigation 2019. Hindi kasama sa formal na proseso ng hukuman yung preliminary examination. Ang nakakagulo po talaga yung desisyon ng ating Korte Suprema sa Pangilinan versus Executive Secretary kung saan sinabi ng hukuman, bagamat dismiss ang kaso at sinabi na mutin academic dahil nakapagbitiw na tayo sa membership natin sa ICC, abay ang dami kasi sinabi ng punensya doon na kapag tayo ay naging miyembro at bumitiw, kinakailangan pa rin mag-cooperate. Hindi naman diniscuss ng hukuman doon. At ito po yung obiter, palamuti. Hindi po yan ang desisyon ng korte. Ang sabi ng hukuman doon, kinakailangan pa rin makipagtulungan miski hindi na tayo miyembro. Hindi naman nila sinabi na meron yung time frame. At saka yung trigger ng jurisdiction na dapat ikonsidera para sa time frame ay 1 taon matapos tayo magsumite ng instrument of withdrawal. Well, sana po malinaw yan. Kahit papano, hindi nila po pwedeng mabilisang isakay si dating Presidente Duterte sa eroplano at dalhin sa Hague. Kinakailangan pumunta muna sa lokal na hukuman at dahil dyan, meron pa rin tayong pagkakataon na dumulog sa katas-taasang hukuman para pigilin ang pagkukooperate sa pag-aresto ng mga nasasakdal. Oh, ang kulit ko daw, Harry Roque, dahil sabi ni Solgen, hindi na kinakailang isulat yang paulit-ulit na sinasabi ni Presidente na hindi siya makikipag-cooperate. With all due respect, Solgen, ha? Napakadali po na mag-utos na isang miyembro ng kabinete sa isang high-ranking police official at sinabi, may bagong utos ng Presidente, arestuhin mo. Hindi po makakatanggi. Kasi wala namang pinaghahawakang nakasulat ang police na hindi dapat makipagtulungan sa ICC. Di ba po, ang verbal na order, napakadali na baguhin nang sa pamamagitan ng isa na namang verbal na order na po pwede pang sabihin ng iba sa ngalan ng Presidente. With all due respect, tingin ko po, mali kayo. Dapat isulat yan. Memorandum na yan na bawal ang mag-cooperate sa ICC. Tignan po natin ang ating mga reaction sa ating mga viewers dahil itong programang ito at para sa ating mga viewers. Okay? Gracie C, Attorney Ivan Philippines is not a member of IVC. Is there any possibility that President Duterte will be arrested and taken to the Hague? Yun nga pong sinasabi natin. Dahil nag-decision po ang ICC na dahil mali nga yung sinumiti ng ating OSG na hindi kinuwestiyon ng jurisdiction, admissibility lang, eh ang basa nila po pwede magtuloy ang preliminary investigation maski hindi na nga po tayo miyembro. Pero may 2 dissenting opinion po dyan sa Appellate Tribunal. At naniniwala po ko dahil sinabi naman ng hukuman na hindi ito decision on the merits, eh talagang wala na pong jurisdiction at hindi na po pwedeng magtuloy sa issuance ng warrant of arrest dahil hindi na tayo member ng ICC. Si Ju, pananakot lang attorney ng ICC, alam pa ng ICC, wala na silang karapatan maghimasok. Hindi kami papayag na arestuhin ang Pangulong nagbigay sa amin ng 6 taong magandang pagsasilbi sa bayan. Tama po kayo, pananakot. At sa akin tingin, ha, ngayon ko lang po sasabihin ito. Kaya naman nagbago sila ng tono kasi nga may perception ng Malacanang na nagdi-destabilize daw ang Presidente Duterte, ang dating Presidente Duterte. So tingin ko, itong pagbabago ng tono ni Justice Secretary Remulla na all of a sudden makipagtulungan daw siya dahil may House Resolution, yan ay dahil kaalyado siya ni Speaker, at gusto ni Speaker na mawala rin kalaban niya sa politika ng mga Duterte. Pero yan po ay, sa tingin ko, pipasbas din ng Presidente, kaya ayaw nilang isulat para madaling baguhin. Ang punto naman dyan is importante talaga na para magkaroon ng legal na basihan na huwag subunod ng kapulisan, although ngayon nagsalita nga yung spokesperson na hindi naman sila mag-aaresto dahil meron na ngang sinabi ang Presidente, eh paano nga kasi kung tumawag na naman dyan isang member ng cabinet? Sabihin lang natin, ayaw ko na magsabi kung sino. Oh, may bagong utos ang Presidente, aresto yan. Paano yan? Walang nakasulat. Hindi kailangan sumunod. Okay? Tignan pa natin ang ibang komento. Si Darlene D, Attorney Harry, tama po ba na ikaw lang po ang tanging lawyer na pwede mag-represent ng respondent before the ICC? Paano yun, sir? Hindi po pa kayo mahirapan. Thank you. Well, nagkaroon na po ng 3 dagdag itong Disyembre. Ngayon lang po, 3 dagdag. 2 doon, dati ko pang partners.
Pero unfortunately, yung 20 yun, counsel for the victims. May isa po na hindi ko kakilala kung sino. Pero Chinese-sounding family name po. Pero sa katagal-tagal na panahon, mula po nabuo ang ICC until December, eh ako lang po yung tanging nag-iisa. Pero ngayon po, apat na kami na galing sa Pilipinas. Brian Neil Librando, sir, meron na po bang naaresto ang ICC na leader na isang bansa? Meron po. Dati, yung presidente ng Sudan na isuhan pero hindi naaresto. Pero nagkakusa kanilang bayan, sinurender ng bagong gobyerno. Okay? At saka meron din po mga leaders si Bamba, pero leaders po ng African country. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!